Napakalaga kasi na maitatak natin sa kasaysayan ng Sawikaan at sa Pilipinas na rin, umapasok sa diksyonaryo yung salita ng tokhang dahil alam naman natin na unang-una ito yung upland tokhang ay yun yung centerpiece ng war on drugs ng Reigning Duterte. At nung inaral ko yung kasaysayan ng tokhang, nagsimula siya 2012. Noon pa si Bato de la Rosa ay hepe pa ng Davao City Police. So noon, isang napakahabang phrase pa siya. So, ano siya? Siya pa ay, kilala siya sa tawag na Upland Tokhang, pero tuktok hangyo sa kabalayan sa mga suspected drug pushers. Yan na yung kumpletong programa. Yung naging words of the year sana yan. Words of the year. So sa tinagal ng panahon po, marami ng mga salita din na inimbento si De La Rosa. Halimbawa na rito yung tokhangers. Nitong taon lang na to, na itong mga tokhangers na to ay member ng isang tokhang team, four member na tokhang team. At itong kaibahan nito dun sa mga previous na tokhang, 8 to 5 yung nila. Parang office work yung ginagawa nilang panalapan. Talagang katok lang sila talaga na... Yun ang supposedly operasyon, pero nagkaiba na, may ibang konotasyon na yung tokhang. Kahit sa Davao? Kahit sa Davao, nung magsimula pa siya noong 2012. Kumakatok na siya. May ginawa si De La Rosa dati, proposal niya na pinturahan ng kulay pula yung mga pintuan, pero hinarang siya ng regional office ng PNP. Mm-hmm. Pero yun din ginagawa dati ni Mayor Lopez. Mayor Lim. Nung Maynila, nung mga 1990s ba yun? Uwag, tularan. Iba yung salvage yun. Ano ba yun? Then, yung spray painting sa harap ng bahay. Yun. Panahon mo yun eh. Sige. Pero, ito si to identify si Mark. na eto meron ditong drug user dito, wala ganun. Mm-hmm. Pero para malinaw itong tokhang ni Mark Lopez, ito yung binansagang word of the year for 2018 ng Sawikaan. Yeah. Pero pansin ko yung paggamit mo ng katagang tokhang hindi siya, well, parang it was more of a form of protest para sa iyo. Sa pagkakabasa ko dun sa mga sinulat ko sa pag-entry mo ng salitang tokhang eh. Hindi siya yung tipong ito yung isang salita na ipagmamalaki o iuusad na dapat tularan. Tama ba ako? Ganun nga ba? It was more of a form of protest, more of a form of looking for another way looking for another meaning for tokhang. Yun nga po ang isa sa mga dahilan ko ba't mas makabuluhan na masama sa mga salita ng taon. At napiling salita ng taon para sa 2018 yung tokhang. Kasi nga, alam natin na yan ay kampanya ng gobyerno. Pero yung ibang mukha niya, yung kabilang side niyan ay napakamadugo. Inamin na mismo ni De La Rosa. Dalawang beses na ibinilik yung tokhang, sinabi niya maging less bloody. So inamin niya mismo. Even si PDEA Director General Aquino, sinabi niya na ang kahulugan ng tukhang ay pagpatay. Mm-hmm. Kaya isa yun sa mga gusto kong ipakita sa madla at sana mapag-usapan. Kung pag-aaralan natin, hindi lang siya dapat kunin sa libro, hindi lang dapat kunin sa mga source online. Ako po ay tubong at lumaki sa Caloocan. At alam naman natin, Kian de los Santos, napakaraming mga natukhang, nahuli at... Second highest siya, di ba? Pinakamaraming patay. At taga bagong baryo po ako. So ang bagong baryo, also known as Agobang, ay second tondo. Second tondo siya. Kilala siya as second na tondo. So sa amin, narinig ko na yung salitang tukhang sa mga kapitbahay ko, sa mga pagpupuntang palengke, mga malengke ko, pagbibilang pagkain sa karinderya, sabi nila na tukhang si ganito. In fact, ilang steps from our house ay mayroong isang insidente na yung tatay ay huhulihin, yung anak ayaw niyang hulihin tatay niya, niyakap niya, at silang dalawa yung natukhang. Oh my God. Nabalita ba yun? Siguro nabalita po, pero sobrang dami ng kaso ng tukhang sa bagong baryo sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Numbers na lang sila eh. Mm-hmm. In hindsight, napili yung kataga mo na word of the year. Anong gusto mo sanang epekto nitong pagpili ng kataga mo bilang word of the year doon sa mga Pilipino?
maganda yung layo ng FIT, sa, yung Sawikaan, para sa lahat ng mga salita, salita ng taon. Gusto nila na sa mga eskwelahan, maggawa, organizing sila ng mga salita ng taon. Pag-usapan, hindi lang po yung tokhang, kundi yung lahat ng mga present ngayong taon na to. Kasi one year from now or 5 years, babalik tayo dun sa history ng 2018 at malalaman natin ano ba yung kasaysayan ng Pilipinas o yung kasaysayan mismo ng barangay kung saan ako nakatira.